So hi guys, Mommy Ange here and welcome dito sa aking channel. So ito guys, i-share ko sa inyo kasi hindi ito kagaya ng ibang vlog ko na happy vlogs or reviews or a review na rin to. So ayan, so kasalukuyan po deliver lang dito sa amin ng rider ng JNT and kakilala na namin siya. So ayan, so nag-order kasi ako online from the website tsaka sa Facebook na ano yun, yung Facebook, the branded outlet .com, yung website nila. So nag-order ako doon and nakita ko yung ad na yon, nakita ko yun sa Facebook. So nag-order ako doon, pero before ako nag-order guys, titingnan ko yung shop nila. So yung shop na yon, the branded outlet .com, nagbebenta sila ng mga Birkenstock. So 'di ba kung naalala niyo, ayan, kinagat nga yung aso na nung aso yung original na Birk ko. So kinagat ng aso. So nag-search ako ng ibang Birk. And nakita ko nga yung the branded outlet. And nakita ko sa website nila na naka-sale sila 50% off. Parang ganun. So at first medyo hesitant ako kasi sino ba naman yung magbebenta ng original Birks tas 50% off. So hesitant ako, baka fake. But then tumingin-tingin ako ng reviews guys and okay naman yung reviews nila. Yung mga natanggap, actually yung in order ko guys, yung in order ko is Women's Gizzy Eva Sandals, yung metallic copper, yung kulay. Before ko yun pinurchase or before ko na-add to cart yun, sinure ko na muna kung talagang authentic ba yung kanilang mga binibenta. So, tinignan ko yung mga reviews guys. And yung mga reviews yun, mga sabi na it's authentic daw, it's legit. And nakita ko din naman sa picture kasi may mga feedbacks. Ewan ko ba kung gawa-gawa lang nila yung feedbacks na yun. So, ayan na nga. Ngayon na nga guys, na-scam ako. So, na-scam ako guys. So, I paid for half the price of the Eva na Gizzy sandals. So, yung binayaran ko is 1,390. Pero yung dumating sa akin guys, tignan nyo, na-scam ako. And, mas ko pa lang nitong plastic na to guys. Kinabahan ako nung nakita ko yung box. Dahil, sa box pa lang guys, malalaman nyo na hindi siya authentic. And then, paghabukas ko ng box, ito ba naman yung lumabas guys? Mukha bang metallic copper to? And mukha bang original to? Tignan nyo naman guys. Tignan nyo naman yung klase na yan guys. Mabibili ko lang to sa GNF ng 120. Tignan nyo guys. Oh. And then meron ditong cellphone number ng ano, Fashion Trends. Hindi ko alam kung bakit Fashion Trends yung nakalagay. Umorder ako sa the branded outlet. And meron silang contact number. Hindi ko naman malaman-laman kung anong number tong nasa end na to. So siguro tatanong ko sa rider mamaya. Red na red guys. And fake na fake. So kung i-compare natin dun sa reviews na nakita ko sa kanilang website, wala. Ito yung website nila, thebrandedoutlet.com. So ito talaga yung original price. Ayan, nakita nyo, 2,990. Naka-sale siya 50% off. 1,390 na lang. So, baka old stock or ganon. So, nakita ko din, ayan. Ayan yung kanilang mga description. And ito, yung kanilang review. Actually, sa mga iba't ibang sandals, guys, meron silang iba't ibang review. Sa picture na pinakita, guys, legit na Birkenstock to. So, ayan yung box. Alam nyo, yung tag, etc. Makikita nyo, mapapansin nyo na legit siya. And yung kanilang review, ayan, yung nag-review, super happy na, ayan. So, may mga iba't ibang review pa sila dito, guys, from different na ano nila. So, ginamit nila yung authentic na mga pictures, guys, ha. So, ayan, meron pang mga, may mga review to, guys. So, chinek ko nga. So, ayan, may mga review. Ito yung shop nila, the branded outlet. Ito siya. Hindi ko mahagilap na ngayon sa Facebook. May mga ano naman sila guys. Hindi ko alam kung bakit Fashion Trends yung nilag pagdating dito. But ayan, ito try ko i-contact sila. So, may mga refund policy sila. Ayan. Pero wala naman ditong nakalagay kung saan siya.
So, hindi ko na siya mahanap ngayon. So, try kong hanapin siya sa Facebook, no? So, I found them again dito sa Facebook, guys. Yung name na ginamit nila is Factory Brands. Ito na yung ginamit nila na account. Kung makikita nyo kapag i-click nyo ito, guys, itong link nila. Ayan. Saan ba itong link nila? Itong shop nila. This will lead sa kanilang website na yung inano ko, guys. Suwari, ayan. Kita nyo ito, yung Factory Brands. Ayan. Click nyo and then it will lead sa kanilang ayan, website. Ito yung website nila. So, scam po ito, guys. Scam. Beware. Ayan, kita nyo. May mga pa ganun-ganun pa. May pang review-review pang ganyan. Naniwala naman ako kasi legit daw. Ganyan, ganyan. Nila. Ay, naku. Ayan, oh, super legit. Salamat po. Ah, pikat. Bilat ninyo. And so, try ko i-message sa messenger. Pero ayan, oh. Hindi daw ma-reach and sa messenger. So, i-try ko i-message to sa ano ni Dada, sa Facebook ni Dada. Ang puta, bumayad ako ng 1,000 mahigit tapos Birkenstones yung dumating. Kung naka-block na ako sa kanila. So, dyan ako using Dada's account. Ayan, pwede pa siya mag-message. Oh. Ako, hindi na rin ako makaka-comment. Nag-comment kasi ako dun sa post nila na fake. Tapos parang blinak na ako, hindi na ako naka-comment the next time. So, i-try daw. Comment. Gusto ko yung message to. Try ko lang mag-inquire, kunwari. Ayan, so nag-message ako. Kanina, using my account, hindi ako makapag-message sa kanila. Ayan, oh. Nag-scene agad, oh. Kaya pala nila ako na-block agad. Ayan, oh. Ay, nag-reply agad, oh. Hello, Romeo. Welcome to... Oh? Welcome to Factory Brands. Authentic Birkenstocks are on warehouse clearance sale. Authentic mata nyo! Kita, just fill out your Adidas delivery check. Simply wait for your... Para kasi talaga silang... Ayan, ayaw Mia. Para kasi talaga silang legit kung mag-reply-reply ng ganyan, oh. Hey guys! So, ayan. So, update ko lang kayo. So, ayan. So, I'm more active dun sa TikTok ko regarding dito sa scam na issue na to. And ayan, marami nagtatanong kung bakit hindi ko pa daw i-return or refund. So, the problem is, guys, hindi na siya ma-refund kasi yung shop, natanong namin sa JNT, yung shop kasi is nasa Facebook. Parang iba yung code na ginagamit doon and hindi yun pwedeng ma, hindi pwedeng ma, ma-refund nila unless may message or may ano from the seller. E yung problema, guys, e blinak na ako ng seller. So, hindi ko na alam kung saan i-return or kung pwede ko mang i-return doon sa address na yon, hindi din ako ma-refund. So, wala talaga. So, no choice. So, okay lang din, tanggap ko na. And, yun nga, so update ko lang na dahil din siguro sa aking TikTok, no, na marami ko, na nireport siguro yung page nila. So, yung Facebook nila, hindi na namin makita, hindi na daw. May mga nag-comment na wala na daw. Pero, be careful pa rin kasi pwede silang gumawa ng iba't ibang Facebook account. So, kapag may makita kayo sa Facebook na ganun, Factory Brands like that, kung hindi legit talaga, kung walang maraming followers or walang ano dyan, so wag na lang maniwala, no? And talagang hindi na lesson learned na to para sa akin kasi doon ako nadali sa sale. So akala ko makakamura ako, yun pala mapapamura. Mapapamura. Yun yung nangyari, hindi ako nakamura. Yung website din nila down na rin, as you can see dito sa picture, dito sa ilalagay ko yung picture. So wala na yung Facebook page nila tsaka yung website. So, sa mga nag-report, thank you so much. Ano na lang din tayo, vigilant kasi alam ko gagawa din yan sila ng iba't ibang Facebook page pa. So, ayan. So, yung karma na lang sa kanila, guys, no? So, bahala na lang yun. Basta, may mga tao talaga na mapanlamang. So, bahala na yun. Okay na sa akin yun, guys. Pero, I'm sharing this para ma-aware kayo at hindi na ito mangyari sa iba. Kasi, based dun sa TikTok, ang dami din pala nilang na ano, ang dami nilang nabiktima. So, malaki yung kita nila. Na-share ko lang para ma-aware din kayo at maiwasan itong mga ganito, no. Sana ma-report to, mapatulfo or ganon. Basta malaman o matrack sila kung sino yung mga nanluloko. Kasi, alam ko mahirap ang buhay ngayon, pero hindi naman sana ganon sa paraan. Ganong paraan, no. Yung pera kasi pinaghirapan yon. So, hindi magandang mangilad ka, manlin lang ka ng tao para makakuha ka nun. Alam ko mahirap ang buhay, pero for sure yung mga nanloko nito, hindi siguro gaano kahirap yung buhay nila ngayon, no? Kasi sa sobrang dami ng niloko nila. So, ayan, yun lang guys, na-share ko lang to.